saksihan ngayong gabi. Makunahan sa mga edad 5 hanggang 11 taon na dapat ay bukas sa Lunes na uumpisahan. Face-to-face classes naman sa ilang lugar na ibinaba sa Alert Level 2, balik na rin simula Lunes. Dagdag allowance sa mga COVID frontliner na nakabase sa kanilang risk exposure, pirma na lang ng Pangulo ang hinihintay bago maging batas. Pero grupo ng mga nurse, bakit ito pinalagan? Pangulong Duterte, kumusta na ngayon naka-quarantine matapos ma-expose sa tauhang? Igan, sa Lunes na magsisimula ang COVID vaccination sa mga 5 to 11 years old. Bukas pa lang kasi darating ang mga bakuna para sa kanila dahil sa aberya sa pagbiyahe. Naghabla naman ang Public Attorney's Office para harangan ang pagbabakuna sa mga bata. Pero tuloy na yan, sabi ng gobyerno. Saksi si Ian Cruz. Malaking party ang tema ng COVID vaccination site ng San Juan para sa mga 5 to 11 years old. Gimmick para hindi maiyak sa takot sa karayom ang mga bata. Sa San Juan, ang isa sa 6 na pilot area sa Metro Manila para sa pediatric vaccination. Mahigit 30 sa kabuuan ang designated vaccination sites sa NCR ayon sa DOH. Mascot naman ang pang-aliw sa ibang bakunahan gaya sa mga mall. May gimmick din ang Makati City LGU sa dalawa nilang vaccination sites para sa 900 to 1,000 kids per day na target nilang babakunahan. Naglalagay na rin po kami ng mga laruan na pwedeng tignan po ng mga bata. Tapos may area na rin po kaming dinededicate pag may mga umiiyak na bata, ihihiwalay na po namin dun sa mga nakapila. Doon sa first 10,000 po na babakunahan, bibigyan din po namin sila ng mga chocolate. Nasa 140,000 na raw ang nagparehistro sa Metro Manila. Ang kaso, hindi tuloy bukas ang bakunahan dahil ang reformulated Pfizer vaccines para sa mga bata. Imbes na ngayong gabi, ay bukas ng gabi na ang dating dahil sa logistical challenges o aberya sa paghahatid sa mga bakuna. Kaya sabi ng DOH at National Task Force Against COVID-19, para mapaghandaan ng gusto ang bakunahan at paghahatid sa mga bakuna, itutuloy ang vaccination sa Lunes, February 7. Mahirap na raw magkamali, lalo't iba ang formulation ng bakuna sa mga bata na orange ang takip sa vial kumpara sa mga ginagamit sa 12 years old pataas na violet ang cap. Ang concentration ng isang dose, it's 0.2 ml sa bata ay 10 micrograms per shot niyan. Doon sa 12 and above ay 30 micrograms per 0.3 ml. Kaya kailangan na matraining paano mag-dilute para hindi ma-confuse. At iba rin dapat ang vaccination site at mga vaccinator ng 5 to 11 years old. Kaya ang mga magulang o guardian na kasama ng bata, hindi pwedeng sumabay sa bakunahan. Based sa karanasan sa ibang bansa, may mga adult doses na naibibigay sa bata at meron din na mga child doses na naibibigay sa matanda. No? So if you are giving a very high dose to the child, titingnan natin kung ano yung mga side effects. So, importanteng mahiwalay. Wala nang prioritization sa age group na ito. Pero ang mga may comorbidity, kailangan may dalang medical certificate. Pero ang Public Attorney's Office, kasama ang dalawang magulang, ipinetisyon sa Kansas City Regional Trial Court na itigil ang bakunahan sa mga bata dahil sa umano'y undue experimentation sa COVID vaccine. Hindi naman daw nais ng petisyon na maliitin ang hakbang ng gobyerno para makontrol ang pandemya. Respondent sa kaso ang Health Department, sina Health Secretary Francisco Duque III, USEC Maria Rosario Vergere at DOH Public Health Service Team. Kinikilala ng DOH at NTF ang kalayaan ng mga respondent na maghabla. Hihintayin daw nila ang legal na proseso sa mga petisyon, pero anila, walang atrasa ng bakunahan. Nasa 15.5 million ang mga 5 to 11 years old sa bansa. Ang pagbabakuna sa kanila, makakatulong daw para maabot ang target ng gobyerno na 70% vaccinated population sa Marso at 90% sa Hunyo. Sa ngayon, mahigit 59 million pa lang ang kompleto na sa bakuna. Lagpas 60 million ang may first dose pa lang. At mahigit 7 million naman ang may booster. Sa Malolos, Bulacan naman, iniimbisigahan ang pag-expire ng 966 vials
ng Pfizer COVID vaccines. Wala rin nakakaalam na may mga bakuna sa kanilang cold chain storage facility dahil hindi agad na-endorso ng manager nito matapos magkasakit. Ngayong araw, bumaba sa 153,335 ang mga nagpapagaling pa sa COVID. 8,702 ang dagdag na nagpositibo. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Kasama na rin ang mga barangay health workers sa ipinapanukalang pagpapalawig ng benepisyo para sa mga frontliner ngayong COVID pandemic. Nakadepende sa risk exposure ng frontliner ang benepisyo, bagay na inalmahan ng isang grupo ng mga nurse. Saksi live, si Jamie Santos. Jamie! Igan, pirma na lang ni Pangulong Duterte ang kulang para tuluyang maging batas ang pagbibigay ng benepisyo at allowance sa public and private health workers, barangay health workers at BHERC habang nasa COVID-19 pandemic at public health emergencies. Halos dalawang taon nang nakatalaga si Cristita sa bakunahan sa Tondo, Maynila bilang barangay health worker. Tumutulong sa mga nurse at doktor na nagbibigay ng COVID-19 vaccine kaya walang ligtas sa banta ng COVID-19. Nako, tatlong beses na ako nagka-COVID. Pati po kayo. Oo, pati anak ko dalawang beses. Ay, nandun ang puso natin sa paglilingkod. Mahirap talaga. Kahit Sabado at Linggo, kahit holiday, may pasok. Ang senior citizen na si Josefina, bahagi naman ng Barangay Health and Emergency Response Team ng Barangay 54. Isa siya sa mga sumusundo sa mga kabarangay na nagpo-positibo. Naghahatid sa kanila sa quarantine facility at nagmo-monitor sa kanilang lagay. Natatakot din po kasi may pamilya ako. Sabi ko na nga po sa inyo, may edad na rin ako. May anak ako, may apo ako, tapos asawa ko, senior citizen na rin. Pero masarap naman po sa feeling eh, kahit na maliit lang yung tinatanggap ko, yung akin lang, yung matulungan ko yung makatulong lang. Oo, sa ganitong panahon. Kaya malaking bagay anila ang batas na magbibigay sa kanila ng benepisyo at allowance. Malaking tulong. Lalo po sa amin, magkano lang ang ano namin, sahod, parang allowance lang. Maganda po yung dagdag. Magandang dagdag. Kapag tuluyang napirmahan ni Pangulong Duterte at naisabatas, bibigyan ng qualified frontliners ng health emergency allowance kada buwan, depende sa kanilang risk exposure. 3,000 pesos sa mga may low risk exposure sa COVID-19, gaya ng mga nagsasagawa ng administrative duties na malayo sa mga pasyente. 6,000 pesos sa may medium risk exposure o nag-aalaga sa mga hindi COVID patient o suspected case ngunit nagtatrabaho sa mga busy staff work areas sa loob ng health facilities. Habang 9,000 pesos ang sa mga nag-aalaga, sumusuri o nagsasagawa ng procedure at exam sa isang COVID patient. Kasama rin dyan ang mga nangongolekta ng specimen sa mga may COVID at suspected case. Dagdag yan sa benepisyong natatanggap nila sa ilalim ng Magna Carta of Public Health Workers at iba pang hazard pay. Ibibigay ang allowance kapag nabununan ng empleyado ang 96 hours na trabaho sa isang buwan. Kung hindi, ay magiging prorated iyon. Pero ang Filipino Nurses United, pinalagan ang nilalaman ng BICAM report. Bakit anila may risk classification pa? Gayong lahat na nagtatrabaho sa isang health facility, posibleng tamaan ng sakit. Naging mapanghati yung kanilang pagpanukala na magbigay ng mga benefits at compensation sa ating mga health workers. Mapanghati kasi gumamit sila ng categorization. Ang COVID-19 virus ay isang airborne na infection. Kaya ang lahat po na nagtatrabaho sa isang health facility ay may malaking chance talaga na magkaroon din po ng sakit na COVID-19. Pambabarat daw ang bagong benepisyo sa dati nang tinatanggap ng health workers. Noong Bayanihan 2, meron tayong SRA na 5,000, meron tayong active hazard duty pay na 3,000, at yung meals, accommodation, and transportation allowance na hinati nila sa iba-ibang region, ang laki po ng mawawala sa ating mga health workers. Wala pang komento ang Kongreso kaugnay sa sentimiento ng FNU. Igan, sana raw mapagtuunan ng Pangulo ng pansin ang batas para mapangalagaan naman ang mga health workers tulad nila na patuloy na lumalaban ngayong pandemic. At live mula rito sa Quezon City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.
Tuloy raw sa trabaho si Pangulong Duterte ayon sa palasyo. Yan ay kahit naka-quarantine siya ngayon dahil na-expose sa tauhang may COVID. Saksi, si Ivan Mayrina. Naka-personal protective equipment si Pangulong Duterte sa litratong ito, nakuha raw nang siya magpa-routine check-up kaninang hapon sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Ayon kay Senador Bongo, ang katabi ng Pangulo sa sasakyan ay ang kanyang personal doctor. Nitong January 24 ng gabi, nang huling humarap sa publiko ang Pangulo para sa kanyang lingguhan talk to the people. Lunes ang kadalasang schedule nito. Minsan nauuro ng araw, pero ngayong Linggo, hindi pa muling humaharap ang Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi ni Acting Presidential Spokesman at Cabinet Secretary Carlo Nograles na na-expose si Duterte sa isang household staff na nagpositibo sa COVID-19. January 30 ang huli niyang makasalamuhang nagpositibong household staff. Dalawang beses ang nag-RT-PCR test ang Pangulo at parehong nagnegatibo noong Lunes, January 31 at Martes, February 1. Gayunpaman, nananatili siya naka-quarantine alinsunod sa quarantine protocol sa Department of Health para sa isang close contact ng isang confirmed COVID case. Iginita man ni Nograles na hindi labag sa quarantine protocol ang check-up ng Pangulo. Siniguro rin ang palasyo ng patuloy na nagtatrabaho ang Pangulo habang naka-quarantine. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. San? Samantala, magbabalik na ang face-to-face classes sa ilang lugar na niluwagan sa Alert Level 2. Ayon sa DepEd, sa Lunes, February 7, mag-umpisa na yan sa Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal, Biliran at Southern Leyte. February 9 naman sa National Capital Region. Dahil may pandemic pa, pili lang ang mga paaralang nasa Alert Level 1 at 2 na may in-person classes ulit. Saksi si Mark Salazar. Haggard daw para kay Nori na magpatakbo ng maliit na negosyo, mag-asikaso sa bahay at tutukan ang tatlong anak niyang nagmo-module. Minsan po, ano na lang, sa gabi, pag hindi na inaabot, gagawa ng parang siyempre po kasi may deadline, 1 week, kailangan may balik ulit sa teacher. Kapag hindi, mahirap din po kasi maghabol, matambakan yung bata. Paano naman daw nila ituturo sa kanilang mga anak ang lesson kung sila mismo ay hindi ito naiintindihan? Simplify. X, 3, Y, Z. Oh, tapos X minus, oh. Two-third. Ano ba yan? Naintindihan mo ba yan? Hindi po. Nagsisearch po sa Google, YouTube para po masolve. Diba, oh? 5 and 2/5 is written in simplified form as, oh. Tama kaya ito sinagot na anak mo? Hindi ko po. Mahirap kasi, ang mathematics po talaga mahirap po sobra-sobra. Kaya good news sa mga gaya ni Nori ang anunsyo ng DepEd na ibabalik na ang face-to-face classes sa Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal, Biliran at Southern Leyte sa February 7 at February 9 naman sa Metro Manila. Pero dahil pandemya pa rin, will it cover all schools? Hindi pa dahil una, kailangan silang makapasa dun sa aming tinatawag na readiness assessment. And pangalawa, dapat ay nasa alert level 1 or 2 na lugar ang iyong paaralan. We hope that we can cover as many schools as the COVID situation improves. 6,686 na paaralan sa buong bansa ang nakapasa na sa School Safety Assessment Tool ng DepEd. Pero 304 lamang dito ang nasa Alert Level 2. Kailangang bakunado rin ang mga guro na sasalang sa face-to-face at may basbas ng LGU at magulang. Yung ating framework of shared responsibility ay pinapairal pa rin namin. So we still require the concurrence of the local chief executive at saka parental consent. Excited na ang grade 4 na si Kevin at ang grade 2 na si Rafael na makabalik sa school. Pinalista na rin sila ng kanilang magulang sa vaccination ng edad 5 to 11 years old. Ano mga namimiss mo doon? Mak, teacher ko po, tas classmate. Para hindi na po sila mahirapan po pagtuturo po sa akin. Namimiss mo na rin ba mga classmates? Opo. Anong namimiss mo doon sa school? Naglalaro po kami doon. Tsaka po nag-aaral. Sa wakas, wala ng module-module, sabi ni Paolo. Ayaw rin daw niyang hanggang matapos ang junior high ay ganito ang klase ng edukasyon. Natingin mo, hindi na
na nakakatakot sa COVID? Nakatakot pa din po. Mag-iingat na lang po. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa mga magbo-buffet, dapat may nagtatakal ng pagkain ng mga customer dahil bawal muna ang nakasanayang pagkuha sa putahe. Isa po yan sa mga paalala ng DTI na pinuna ang pagkalimot sa ilang health protocols ngayong Alert Level 2 ang NCR. Saksi, si Mackie Pulido. Dahil weekday, hindi pa masyadong marami ang mga batang pumapasok sa isang arcade. Ang 6 na taong gulang na si Sheena ngayon lang ulit nakalabas ng bahay kasunod ng pagluluwag sa alert level sa Metro Manila. Ayon sa kanyang inang si Clady, tinaon niyang weekday ang pagpasyal para hindi dagsa ang mga tao. Masaya nakalabas ulit kasi po ilang linggo din pong na-stuck ulit sa bahay. Pero may napansin si Trade Undersecretary Ruth Castelo sa arcade. Napansin natin merong wala na safety officer. Sana po yung mga batang dadalhin nila, yung mga capable na magsuot ng mask. Mahalagang nasusunod pa rin ang health protocols kahit nagluwag na ang alert level sa NCR. Hindi naman daw pagbabawalang mag-mall at kumain sa mga restaurant ang mga batang wala pang COVID vaccine basta may kasamang fully vaccinated na magulang o guardian. Mga fully vaccinated lang din kasi ang mga tatanggapin sa mga indoor venue base sa guidelines ng IATF. Ang buffet restaurant naman na ito nasita dahil kanya-kanyang pagkuha ng mga customer ng pagkain. Bawal yan, ayon kay Yusek Castelo. Hindi naman daw nagbago ang patakaran, anuman ang alert level. We already issued the request for corrective measures. Dapat within 48 hours ma-action na nila. Otherwise, we will have to recommend the suspension muna ng operations. Ang restaurant naman, sinabing nagbibigay sila ng gloves sa mga lumalapit sa buffet table. Pero susunod naman sila sa pulisiya. Paalala ng DTI, tiyaking nasusunod ang tamang bilang sa mga establishmento. 50% ang indoor capacity ngayong alert level 2. May dagdag na 10% kung may safety seal mula sa ahensya. 70% naman ang outdoor capacity. Ako si Mackie Pulido, ang inyong saksi. Hawak na ng otoridad ang mga pangunahing suspect sa magkahiwalay na pagpatay sa dalawang doktor, kabilang ang isang doctor to the barrio noong 2017. Saksi, si John Consulta. Ito ang mga huling kuha sa doktor na si Dreyfus Perlas habang nasa medical mission sa Lanao del Norte. Sa halip na mag-abroad o magtayo ng sariling klinik sa lungsod, mas pinili niyang sumali sa Doctors to the Barrio para manggamot sa mahihirap sa Mindanao. Pero noong March 1, 2017, naglaho ang kanyang pangarap matapos tambangan ng tatlong lalaki sa isang highway sa Kapatagan, Lanao del Norte. At gusto niya yung makatulong sa mga less fortunate. Makalipas ang 4 na taon, natuntun ng Lanao del Norte Police at RSOU ang suspect na may warrant of arrest na si Muhammad Nabel Banding, ang itinuturong gunman sa pamamaril sa doktor. Positibong kinilala ang suspect ng isang saksi na nasa lugar ng patayin si Dr. Perlas. Inaalam pa sa ngayon kung ano ang motibo sa pagpatay. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-operate natin kasi ito'y mahalaga kasi na makuha natin itong mga taong to. Kasi itong mga tao na to na mga wanted sa batas ay talagang masasabi natin na mga dangerous pa rin ito kung nandyan lang sila sa paligid na naglilipana. Hawak na rin ng PNP ang umuring mastermind sa pagpatay naman kay Dr. Raul Andutan noong December 2021 na medical director sa isang ospital sa Cagayan de Oro. Patuloy ang paghahanap sa iba pang mga suspect. Napuntahan ng ating mga operatiba that I think that led him to really na-realize niya na mahirap pagtago sa batas, and he decided to voluntary surrender. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Problema ngayon sa 5 bayan sa Cotabato ang hawahan ng African swine fever sa mga baboy. Sa bayan ng Tulunan, 50 baboy ang nagpositibo at kinailangan i-cull o patayin. Halos 150,000 pesos ang halaga naman ito. Walang nagawa ang mga may-ari dahil mismo mga polis ang dumampot sa mga baboy at naglibing sa isang bakanteng lote. Nananawagan ng tulong sa lokal na pamahalaan ang mga apektadong hog raiser. Kasabay ng kanikaling aktibidad ngayong araw, binaghahagi ng mga tumatakbo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ang kanilang opinyon at solusyon sa ilang issue sa bansa. Saksi, sina June Veneracion, JP Soriano at Salima Refrano.
Nagbigay ng antigen test kit sa lokal na pamahalaan ng Guagua sa Pampanga si Vice President Lenny Robredo, pati sa LGU ng Angeles City. At sa mga taga Philippine Air Force sa Clark, nagipagkita rin siya sa mga taga-suporta at sectoral leaders ng probinsya. 76 na mga babaeng local government leaders naman ang nagpahayag ng suporta kay Robredo. Maraming salamat. Sa panayam ng DZRH kahapon, tinanong si Robredo kung posible ba ang unity at reconciliation sa kanila ni dating Senador Bongbong Marcos. Ang unification, ang lahat na pag-uusap, lagi yan nakabase sa justice. Alam natin na meron pa siyang mga hindi pinapanagutan na mga ginawa niya na mahirap makipagkasundo pag una, wala kang pagtanggap. Pangalawa, hindi pa nagbabayad nung kailangan pagbayaran. Hinihingi pa namin ang panig ni Marcos. Si Senator Kiko Pangilinan, pinangunahan ang pagpirma ng covenant kasama ang mga labor leaders para isulong ang mga issue sa paggawa tulad ng pagwakas sa kontraktualisasyon at pagtataas ng minimum wage. Naroon din si Senatorial Aspirant Attorney Sonny Matula. Good morning at good morning sa mga nanonood. Bago nito, sumalang si Pangilinan sa Ikaw na Ba? The Vice Presidential Interview ng DZBB. Ayon kay Pangilinan, hindi totoong spare tire lang ang Vice Presidente at inihalimbawa ang mga nagagawa ngayon ni Robredo. Sa politika naman, nais si Pangilinan na hindi maging ganun kadali ang paglilipat-lipat ng partido. Pinsan, prinsipyo, paninindigan, yung pagiging may isang salita. So we really need political party reform. Walang public engagement sa Senator Manny Pacquiao. Sa kanya namang Facebook Live, sinabi ni Deputy Speaker Lito Atienza na malaki ang potensyal ng bansa sa industriya ng electronics manufacturing at repair. Binatikos naman ni Atienza si dating Senador Bongbong Marcos sa hindi na naman ito pagdalo sa isang panayam ng media. Husgahan na natin ito. Ito ba'y seryoso kandidato o ayaw talaga humarap sa bayan? Gusto niya manalo na lang siya via trolls at via service. Kinukuha pa namin ang panig ni Marcos. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang commemoration ng 77th anniversary ng Battle for Manila sa UST sa Maynila. Sinabi rin ni Moreno na dapat daw pagtuunan ngayon ng pansin ang ating ekonomiya sa gitna ng pandemya. Let's just treat this as an endemic. Kasi kailangan mabilis na ang kilos natin, mahanapan natin ng tunay na solusyon yung mga posibleng mangyari sa epekto ng magaganap at posibleng maganap sa ibang bahagi ng mundo. Ibinalita naman ni Dr. Willie Ong na sa February 10 ay darating na ang antiviral drug na Bexovid na binili ng Maynila. Tinukoy din ni Ong ang mga peking advertisement na lumalabas. Natatawa ako kasi maraming mga fake na advertisement ginagamit lahat yung mukha ko, mukha ni Doc. So huwag mo maniwala. Sa panayam sa DWIZ, sinabi ni Calio de Guzman na kabilang sa kanyang prioridad ang pag-a-appoint ng mga taong may pusong maglingkod sa kapwa dahil hindi raw sapat na pamantayan ang pagiging matalino lang. Walang public engagement ngayong araw si dating Senador Bongbong Marcos Jr. Pero sa isang press release, sinabi ng BBM Sara Unitin na isusulong nila ang pagpapalago sa sektor ng agrikultura. Kailangan raw hikayatin ang mga young digital agri-entrepreneurs para makapagbigay ng makabagong solusyon. Sa pagpapatuloy ng Mahalin Natin ang Pilipinas Ride ni Mayor Sara Duterte sa Southern Leyte, nakipagkita siya sa ilang lokal na opisyal na nagpahayag ng suporta sa Marcos Duterte Tandem sa Liloan. Sa kanyang Sara All For You program sa social media, binanggit ang crematorium na itinayo sa Davao ngayong pandemya. We hope na marami pa tayong matulungan with our crematorium project. Thank you. Walang public activity si Senador Ping Lacson ngayong araw. Pero sa isang press release, sinabi niya na ang pinakamainam na sandata kontra kahirapan ay ang budget reform. Ako si Jun Veneracion. Ako si JP Soriano. Ako si Sanima Refran. Kami ang inyong saksi. Matatapos na raw ang maliligayang araw ng mga troll at nagkakalat ng kasinungalingan online. Yan ay kapag ganap ng batas ang panukalang mandatory registration ng SIM card. Sa ilalim ito, i-require ng paglista ng totoong pangalan at mobile phone number bago gumawa ng social media account. Dapat ding irehistro muna ng mga telco ang mga SIM card
bago ibenta at i-activate. Layon daw nitong maprotektahan ng publiko mula sa mga krimeng gamit ang mobile phones, internet at social media, kasamang online harassment, fake news at cyber libel. Ratified na ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee report ng panukala at pirma na lang ni Pangulong Duterte ang kulang para maging batas. Usap-usapan ang isa na namang Korean series na may temang zombies. Ang isa sa mga classmate na mga bida, kababayan natin. Atin niyang saksihan. Matindi ang kagat sa Pinoy viewers ng Korean zombie series na All of Us Are Dead. Tungkol ito sa mga estudyanteng trapped sa kanilang school kung saan kumalat ang isang zombie virus at kailangang makatakas mula sa mga zombie. Instant hit bilang ang show, kundi ang mga bida nitong biglang lobo ang followers sa social media. Tulad nila Park Solomon na gumanap bilang si Lee Soo-hyuk, Cho Hee-hyun aka Namra, Park Chi-hu o si Nam On-cho, at si Chong San-yun Chan-yong. Pero alam nyo bang may isa pa silang schoolmate sa series na ating kababayan? Si Marine Joyce Guerra. Annyeonghaseyo, Pilipino. Ang role niya sa hit series, SWAC, dahil international student pala sa Korea si Noreen Joyce na nagpa-part-time sa mga movie production. Lumabas na siya sa mahigit 50K dramas, katrabaho ang ilang kinakikiligang Korean stars. Certified fangirl na, living the dream pa. Aubrey Carampel, GMA News. Adyan Iga na mga balitang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si PR Canhel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.